kasi kinurunahan yung sarili. Ibang natot na bubuang. Dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. Kasi ang laki ng ulo, puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Iyan dami mo ng olats, dyan sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. Kaya mag-isip ka kahit konti, di ka pakilalang alam at o nagmarka sa ganto. Yan ang itatak mo sa kukote, mahiya ka sa balat mo. Kasi astang malakas to, pero yung angas tumutupi. Madalas mang asar, mangunsume. Pero pag hinamon mo naman ang pisikalan, biglang bata pa ako eh. Yo! Ako si Zaki at ito ang panibagong episode ng Zaki Reacts at ang papanoorin natin ngayon ang semifinals ng Matira Mayaman Mott versus Lanzetta. Napanood ko to ng live ngayon, tingnan naman natin kung anong vibe niya sa video. Yun, simulan na natin. Animal sponsors, PSP Gym, Toad Manila, Pubu, Ahong Mahirap, Tokyo Grill, One Expect, 1530 Jewelry, Underground Crafts and Apparel, Zyper Philippines, Villanware, Aputure, Fortuny Advertising. Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka! Davao, kamusta? Parang may ano na si Lance, no? Parang meron na siyang sariling version ng I am Disaster! Diba si Diz may ganun? Parang may sarili siyang version ng kanya. Ng intro. I got you, motherfuckers! Shoutout sa mama ko. Got you, motherfuckers! Kapatid ko sa mga anak ko. Sasal ko. Yeah, good. JP Fitness, come on. Hey. At Ginoo, sa aking kaliwa, pakilala mo sa akin kung sino ka. Yo, ha pala si Mott, shoutout sa Davao. Ngayon, humble talaga ni Mott, no? Oo nga pala si Mott. Yeah, mabait lang ako, hindi ako nangaaway. Nanalo sa Toscoin. Si Mott, pinili niyang mauna si Lanzetta. Matira, mayaman, pangin, sa pangin, sa pangin! Isa pang todong sigaw para ganaan kaming dalawa. Come on! Come on! Balita ko, kayo ni Sixthreat ang nakatakda sa ating ginagawang torneo. Hindi ka na kailangan dito, ma, kasi mahina lang kaduelo. Alam kong inaabangan nyo, pero para sa hinahangad kong pwesto, wala akong ibang ilalabas ngayon kundi 100%. Nakakatakot si Lance, no? Wala akong ibang ilalabas kundi 100%. Yung dating version ni Lance ng Garalgal, feeling ko mas nalagyan niya pa ng clarity yung version ng Garalgal niya ngayon. Kautol, game ka na? Oo, nung nakaraan, nagawa mo akong warakin, wasakin, dalagin! Kaya kung alam mo lang yung pagkakataong tumot, sobrang tagal ko ng dalangin. Mula kay Lipgram, sak maestro, sa yumot at sa ika-anim, ako yung karmang babalik at kayo yung mamalasin. Tamang gante sa may panalong nagawa nyo na agawin. Dito rematch or revenge redemption to kung tatawagin. Kaya andito ako, Mott, kahit meron akong isang hangarin. Yun ay bawiin sa inyo kung anong dapat para sa akin. Parang comeback story talaga, no? Yun ay ang bawiin sa inyo kung anong dapat para sa akin, nigga. Kaya yung dream match
resistant. Huwag nyo nang ipilit. Ibabalik kita sa flip top kung gusto mong manatiling undefeated. Anong winawasan ko ni Simo? Gago nung... Nung live, nagulat talaga ako kay Lance nung first round eh. May mga binibitawan siyang kagaya nun. Babalik kita sa flip top kung gusto mong manatiling undefeated. Kung manatiling undefeated! Anong winawasan ko ni Simot? Isusunod na kita si X-Tret! Pagtapos nun, dun yung sabihin na yung PSP scripted! At kung scripted man tumot, matagal niya ako diyang ready. Kaya pasensya at pasintabi sa mga pilang setup lang na MC. Dahil dinamit lang ni Tibus, si Mot at saka Sheji para i-hype yung totoong finals na yan, Zeta versus ST. Sayang yun. Sayang yun. Sayang yung konting stutter niya na yun sa moment nung ano. Sayang yun. Sobrang lakas na punchline sana nun. Na-experience ko na rin mautal lang ganun. Ender ko kay... Ender ko ng first round ata kay Sac Maestro. Isa sa magandang punchline ko dapat. Tapos nabulol ako. Sira, wala na. Parang ganito rin yun eh. Dinamit lang ni Tibus, si Mota at saka Sheji para i-hype yung totoong finals na yan, Zeta versus ST. Para i-hype yung to the finals na sira. Pero kung nasabi niya ng maayos yun, parang siguro yung reaction nun kagaya nung kaninang mga punchline niya. Tama! Nabulol lang, pre! Bagong disenyo ng Lanceta! Alam mo nyo na kung sino to. Pumunta ako dito para ibadibad yung mga puta pete niyong idolo. Hindi ako sumali para sa pera. Kukunin ko yung titulo pagkat higit pa sa milyon pag kayo si 7-0 ko. Lanceta kontra Bida, oo si Lance ay Dehin's hero. Kaya kung respeto ka at magbigay galang dahil ako yung undefeated dito. Ikaw nanalo lang kay Jeff. Undefeated nga si Lanceta dito. Tinalo niya ako tapos tournament. Ito pa lang siya. Dito pa lang siya natalo kay Mot. At magbigay galang dahil ako yung undefeated dito. Ikaw nanalo lang kay J Black at kay Bisto kasi laban binibisto. Yung tinawag niyang vibrator na naka-on ng sa kanya, Bebergin mismo. Nasa walang mancha na to, akong makakauna dyan. Tamang wala, magkakaroon at yung Myron mawawalan. Nagyayabang pa yung tatlong kampiyon, makakangkong naman. Sapagkat ang magkakampiyon ngayon, magkakampiyon pala. Sapagkat ang magkakampiyon ngayon, magkakampiyon pa lang. Kasi itong matira mayaman, di ba, maraming, ako, sunugan champion. Yung iba, isa buhay champs. Si Lance lang yung hindi champion. Kaya, ang magcha-champion ngayon, magkakampiyon pa lang. Ang naman, sapagkat ang magkakampiyon ngayon, magkakampiyon pa lang. Na sobrang tindi nun. Kung imagine nakuha ni Lance tong matira mayaman, tas lahat ng tinalo niya, mga champion ng isa buhay ng magkakaibang taon, di ba? Sila toto bigay na, pero parang nangihina. Oo, walang pahinga. Habang ako, dinaan ko lang sa may gimmick, umabot pa sa kabila. Sinama ko yung mga kabarkada, pati sarili kong ina. Kaya paano ko nakuha yung milyon? Pinagawa ko sa iba. Na hindi mo na magawa, kasi iniwan na siya ng lahat kahit ako sumunog ng tulay. Tandem namin ni Invictus buo pa rin habang kanila ni Suray nag-goodbye. Kaya aabutin ko yung pangarap kasama mga tropang ride or die. At dahil bawal si Agata sa Davao, ako kukuha ng ROI. Bawal si Akata sa Davao. Totoo kaya yun? Siguro mapapamak si Akata sa Davao. No? Pero friendly naman yung mga tao sa Davao eh.
Ikaw ngayon mo lang naranasan yung hate tapos tinuturing mo na yung pagsubok tsaka dagok. Putang ina mo, 8 taon ko na yan naranasan pero kailanman hindi ako sumuko at napagod. Ano yan? Naranasan yung hate tapos tinuturing mo. Ikaw ngayon mo lang naranasan yung hate tapos tinuturing mo na yung pagsubok tsaka dagok. Ikaw kaya mo lang naranasan yung hate tapos tinuturing mo na yung pagsubok sa kadagok. At tinutukoy yata ni Lanceta dito yung aftermath ng laban ni Mot at Pistol, di ba? Parang dami nagsabi na Pistol dapat. Ito ata yung tinutukoy. Putang ina mo, 8 taon ko na yan naranasan pero kailanman hindi ako sumuko at napagod. Dinimanda ako ni Shernan habang ginugulo ni Apok. Kaya huwag ka magtaka kung ba't sa dulo to aabot na mag-lanseta na sa entablado. Kinasuhan ako ni Shernan tapos ginugulo ni Apok. Takina, yun lang yung tingin niya doon, no? Dinis na siya ng ano. O nga, ginugulo siya ni Apok. Lahat ay delikado! Di nga umubra si Lifter ang kahit sok na preparado. Ganyang kadedikado, kaya wasak sa akin si Gago. Kasi wala nang motivated pa sa Lance na desperado. Lance na desperado. Pero sa totoo lang, grabe rin yung effort ni Lanceta talaga sa tour na to na umabot siya ng semis. Kasi lahat nga yun, mga round 1 niya, lip cram. Lance, yun, sak maestro preparado, di ba? Atang, and hindi madaling manalo sa mga yun, eh. At nyo sa may isipan, tanga hindi Pasko lagi. Hanggang to ay pagsisihan, sana hindi na sumali. Gago triple pag bumawi, at hindi to yung kagaya ng dati. Pagkat banok, magiging bidahan ng Michi Sakuragi. Pagkat banok, magiging bidahan ng Michi Sakuragi. First round ni Mot. First round ni Lance, punong-puno. Punong-puno ng punchlines, 4-bar setup, tas ang dami niya magagandang moments. Yung PSP daw is scripted. Di naman sabi ako sang-ayon. Kesyo para kami magtapat ni Sixth Street, kaya yung isip nyo nalason. Pwes balik tayo sa kahapon. Si Aligma mismo yung humamon. Di naman kailangan ng tournament. Si Sixth Street mismo tumanggi nung pinagtatapat kami nung ahon. Totoo kaya yun? Tumanggi si Sixth Street kay Mot sa ahon? Sa tingin nyo, kung totoong tumanggi, anong reason? Money matters or ayaw lang, hindi ready? Kasi minsan pwede kang alokin ng battle tapos wala ka sa tamang paano ba sabihin to? Wala ka sa tamang mood or wala ka sa tamang sitwasyon para mag-prepare para sa battle. Pero once na umuro ka sa battle, tingin na kagad sa'yo, takot eh. Ganun yan eh. Pero minsan ayaw mo lang lumaban dahil pwedeng ayaw lang lumaban ng MC dahil gahol sa oras, hindi makapagprepara, ayaw masayang yung match ko. Posible rin yun. Pero kayo, tingin nyo ba totoong bumakaw si Sixth Threat kay Mot nung kinakasa nung ahon? Anong tingin nyo lang? Balik tayo. Boss! Binibiro ko lang to. Medyo may resemblance ng si Bonding, pero unti-unti ko natanto. Ba't ko pa tatawaging bossing? Di naman malupitong kaharap ko. Kasi tubay ka ba, boss? Unang laban niya sa tournament, minura-mura airmat niya on stage. Galit na galit, inaway.
Sunod na laban, ginawa niyang pangsagip gamit na gamit sa pakay. Ano yan? Pagtapos magrebelde, biglang sa gera, alay? Oh, nasa Mindanao tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF mong nanay. napapansin ko kay Mot, no? Kumaga, yung 4-bar setup niya, master niya talaga yung 4 bars na kumpletong detalye. Tapos pag bumagsak sa punchline, ang dali maintindihan, tas laging nagiging haymaker. Ngayon, alam ko na kung ba't mo hinahamon yung batas. Tangin lang to, naghahanap lang pala ng kalinga. Stepdad, gusto mo iho? Pwes, mali ka ng pinasukan mo na liga. Si Pibus yung batas dito. Kasi lahat, kaya niya ibito. Kontrolado raw, mga hurado, naging sirkos na sanet. Habang ikaw, pati sarili mong inatinaya mo para lang sa semis pumanik. Kaya nga kung magpupustahan tayo, kahit malus ka may balik, nanay mo pa rin yung mananalo kasi kay Pibus nakabit. Ano? Nakabit. O kahit tinaya mo para lang sa semis pumanik. At habang ikaw pati sarili mong inatinaya mo para lang sa semis pumanik. Kaya nga kung magpupustahan tayo, kahit malus ka may balik, nanay mo pa rin yung mananalo kasi kay Pibus nakabit. Pusta. Pibus nakabit. Sige, Boss B! Sige, Boss B! Di na ako papalag. Congrats na in advance. Ba't ko pa isusugal lahat kung tatay yan ni Lance? Ganun siya mag-birthday, di ba? Ganun siya mag-birthday. De. Sadyang ulila sa ama, kaya nga siya nagkaganto. Walang disiplinang naghulma, kulang kasa, tagawasto. At hanggang doon sa ama ng flip-top, tumagos na yung tampo. Kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sabay takbo. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sabay takbo. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. At least dito medyo alam ko na, kasi nung live ko tong napanood, parang na mind blown ako. Ang sarap sa experience makanood ng live tapos makanood ka pa sa video. Yung choke ni Mot, parang totoo, no? Parang, syempre nakaka-pressure yung ganyang competition. Sobrang high-stake battle to, eh. So, pag may na-choke dyan ang starter, tangina, pwede talagang totoo. Pwedeng ni-nervous yung MC. Pero nabatid ko yung imahe. Kung ba't tingin mo sa nanay mo kasangkapang babae. At ganun lang kadali sa yung baskusensya sa harap ng marami. Kasi lumaki ka rin, di siya nakitang pinahalagahan ng lalaki. Parehas lang tayong lumaki walang tatay. Pero yung moral mo at prinsipyo, patapon basura. Nasa internet yung video, yung nagluwal kay Iho, pinagmukha niyang puta. Narinig na kung sino-sino, sa bayan yung pamismo, sa loob ng puta. Ikaw nga yung nasa logo ng Chiquito, chichiryang tigpipiso, kasi yung pinakiki mo sa nanay mo, malutong na mura. Chiquito, chichiryang tigpipiso, malutong na mura. Galing na. Kati ng ilong ko, tangina. Pero minahal pa rin ang masa. Minahal pa rin
Luxuria naghamon. Yung boses gayang-gaya, garalgal at malagong. Pero munting paalala, si Mami Ani, single mama, sana gets nyo na ngayon kung kanino nito minana yung vibrator na naka-on. At ang kahiraman niya noon, yung best friend niya na solid, nice pat, magkabila ang dulo, tinotorid. Oh shit, like hack, kaya pala parehong paos kayo mag-broski. Dry cup, pinaghatian ba naman yung dildo na pang-prosti? Ice pop. Ano? Pinaghatian yung dildo na pang-prosti, ice pop. Yung ice pop, 'di ba, na parang nahahati sa dalawa. Puro damay nanay ba yung angle? Huwag kang ma-rattle, Brad. Yan ay karmang dapat mong i-handle parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ibabalik din ang battle rap. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after, tanggapin mo yung aftermath. Kung dinamay mo yung airpat mo after, tanggapin mo yung aftermath. Pag-isari sa yung aftermath. Take din ang battle rap. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after, tanggapin mo yung aftermath. Paumanhin ko na involved. Huwag ka sana magtanim ng galit sa dami ko nasabing opinyon. Alam mo yung estilo ko na gamit. Nagbigay lang ng malasakit para mas mabatid mo yung leksyon. Nabalibalik ta rin man natin yung nanay mong si Ani. Ina mo pa rin yun. Bago pa magkaiyakan, nasan si Invictus? I-comfort ko na agad bago pa mag-emote to. Oo, kailangan nasa likod mo yung pat para may tagapat din ang likod mo. Ang inang yan. Oh, ito. Yung first round ni Mot. Umikot siya sa Nanay Angel. Dahil nga namura nilang si nanay niya. Mama Ani Angel na ginawa ni Lance. Yun nga, pinag-rap nila si mama niya. Namura niya sa stage. Kaya yung round ni Mot umikot lang kay Mama Ani. Ang lakas naman ng round, 'di ba? Kayo, anong tingin niyo? Tingin niyo ba mali 'yon na umikot lang sa isang angle yung round? Kasi ang dami nagsasabi, tangina, paulit-ulit yung angle, gas-gas, 'di ba? May mga ganun. Ngayon dito sa gantong klaseng pag-execute ng round na isa lang ang angle halos. Pag tama ba yung pagka-execute, okay lang na isa lang yung angle. Parang ganun. Kung basta yon sa tingin nyo, okay lang ba gumamit ng isang angle lang sa isang round basta ma-execute mo ng tama or required talagang mag iba-ibang angle para mas versatile kuno. Comment niyo yung opinion niyo. Game. Lutong ng boses ni Mama Ani, no? Ikaw, Mot! Usapan tayo, utang ina mo, madaya ka. Nagagalit ka sa nanay ko kasi dito siya sumampa. E di sana magdalin mo rin yung nanay mo, kaso patay na! Oh! Ay, buhay pa pala! Kilala niyo naman ako, magaling mag-hide! Kilala niyo naman ako, magaling mag-magic! Putang ina, si Balaki nga na aktivista, ginawa akong nakakulong na adik. Putang ina to, ma. Bakit to ganito, ya? Yeah? Bossing! Asan si Pigo? Nauso talaga yung bossing na yun, no? Ba't ginawa mo naman kaming manok na panabong? Parang puta na laos. Kala ko malaki yung pera dito. Tang ina, alam mo ba yung kasanggos? Balita ko, malaki yung TF nito. Tapos sa akin kulang at kapos.
Alam mo naman palang malupitong kalaban, tang inakakupal ka ba, boss? Pagtapos ko kay Zach Maestro na... Pareha silang may malupitong... bar. Davao Zero, ba't ako nag-step down? Talo kay Jay Black at kay Pisto, tapos Lanceta sa next round? Alam ko nahihiya ka na mo, pero I know you felt proud. Kaya para sa best crowd, naghanda ko ng best round, Davao King! Best round! Handa na ba talaga kayong mapanood ko in person? Na-expose natin yung baliktaran niya na wak kasi nga bulok kanyang version. Na ginagamit mo lang yung ganung tugmaan para makabuo ka ng tension. Yung mama gagawing am-am kasi yung bata gutom sa attention. Iko-connect sa nagwawala tas ira-rhyme sa fukuda. Yung style ko parang batang naadede kasi nakasuso ka. Tapos yung ilaw ng tahanan gagawin... Yung style ko parang batang nakadede kasi nakasuso ka. Nakasuso, tapos nakasuso ka. Mong kandila sa larawan hanggang yung lansetang makananay daw ay hindi makayanan. Ganun pa yon? Yung lansetang makananay daw ay hindi makayanan. Ganun pa yon? Lansetang makananay ay hindi makayanan. Damn. Nag-hologram na si... nagbabaliktaran na si Lance dito. Paulit-ulit, iisa lang yung trip, ginagamit baliktaran parang iisa lang yung brief. Idiot! Ginagamit baliktaran parang iisa lang yung brief. Tang inang yun. Ano yung dalday gagawin mong ladlad para yung mga masa nalilito? Pwes yung las-las gawin mo mang salsal, tinapos mo lang sarili mo. Parang nakaraan ko lang laban, nag-snitch siya karat to. Kaya kung gusto mo ng baliktaran, lahat kayo ilanaglag ko pang pinayo. Parang palalaglag mo lang sa mga tropa mong adik sa Cavite, no? Gagawa ng album pa, Consuelo. Lahat ng rapper dito, tinatangging nagmamariwala sila, tapos ikaw, Sabuero. Ikaw magiging boses ng mga adik sa saloobin nila? Kalokohan! Paano mo nasabing... Kalokohan! Panalo ka sa kung di ka pa nakakapasok sa looban! Kaya yung mga kwento niyang paigot ay baliktaran na imbento. Kaya ibabaliktad ko yung mga binaliktad mo nang bumalik sa dating pwesto! Kasi ganyan yung style mo, di ba? Isisisi mo sa iba yung hindi mo matanggap na realidad. Inaasar mo si Surgenio sa pambababae, ikaw nga itong di nakatanggi sa bilat. Nilalait mo si Jay Black. Di nakatanggi sa bilat. Sa pagbebenta ng ticket, tapos nagbenta ka rin, Brad. Sobrang galing sa baliktaran, pati sarili, binaliktad. Paano kung yung title ng yung idol ni Laruko Hologamit? Yes! Ito yung alam ko pinaka isa sa pinakamagandang kumakalat na reels ni or highlight ni Lanceta sa battle na to. Ayun mo na. Paano kung yung style tol ng yung idol ni Laruko Hologamit? At pumapol, wag humabol, di nag-oo-oo galit. Tila boso o sobalit. Tigado o noo dagit, saktong rifle sa yung eyeball, kita mo to, automatic! Oh! Ino, pati si Matt na rin, okay, kita mo to, automatic! Yung eyeball, kita mo to, automatic! Motherfucker! Oh! Holorime na baliktaran, tang inang yan. Kupal na nagbarunong, bumangga pa sa lubong, bunganga na sa tumbong, nagkataong pabaliktad, siya'y tumanda ng paurong. Kaya sa lungat mararanasan, patumbang madadabayan, nakapa ang aapakan, utak na sa talampakan. Ganun lang yon, nasa bottom, bomba. Mala atomic bomb. At
tamang tumotoma bawat shot pang motifang. Parang mot-mot, short lang, tanga cornean. Dapat tom-tom, low drum, mga tomigan. Kaya oh shit, blow shit, nitong uhuging Thomas. Whole clip, parang COVID, iyong ubusin Thomas. Tangina mo! Pip, parang COVID, iyong ubusin Thomas. Mas, whole clip, parang COVID, iyong ubusin Thomas. Ano? Full clip parang COVID. Iyong ubo sintomas. Ubo. Pukin ang ina mo, Lance. Hayop ka. Ubo sintomas. Tapos, ubo sintomas. God damn it. Full clip parang COVID. Iyong ubo sintomas. MP5 na nilason. Ang pesticide na binaon. So let us pray para kay Mok and let these bygones be bygones! Subot mong rap ay lilitaw, yay napakadaling gawin. Hubot-hubad na liligaw, wala nang babalik ta rin. At tamang anagram niya laban sa may holo sa pagka. Di mo kayang baliktarin kapag tumutugmala. Tamang balak pa ni bakas. Salamin na babasaging. Ramdam agad siya ay malas. Na kahit saan pa mandaling. Yung kabaliktaran niyang galing. Kaliwat kanan man dating. Walang talab sa may talas na kabilaan ng talim. Kaya alam niyo na kung sino talaga sa amin matindi. Parang bumising ka sa bangungot, umiiyak, humihikbe. Ano kabaliktaran pa rin ba ang kabanat panaginip? Ang sagot ko dyan hindi. Dahil itong napaidlip ngayong gabi sa akin, pilde. Idlip, di ba short nap? Yung pilde sa Bisaya, talo. Kaya itong napaidlip ngayong gabi sa akin, pilde. Banat panaginip, ang sagot ko dyan hindi. Dahil itong napaidlip ngayong gabi sa akin, pilde. Sabi ni Mot kanina, ay sabi ni Lance kanina, pa daw sa best crowd, naghanda daw siya ng kanyang best round. Sa mga fans ni Lanzetta dyan, na matagal lang nakasubaybay sa mga battle niya, agree ba kayo na yun yung best round ni Lanzetta sa lahat ng mga battles niya? Comment nyo yan. Yo, yo! Nabanggit niya. Oo, kay Pistol tsaka kay J Black. Nagmukha akong alanganin. Kasi nakipagkasundo sila sa dami ng bilang ng linya na susulatin. Kasalanan ko bang tumupad sa usapan na nagawa nilang dayain? Kasi kung mas mahaba yung mga rounds nila, talagang magmumukhang mas marami yung nasuntok nila sa akin. Parang ikaw, usapan natin 48 to 50 lines. Tapos yung rounds mo ang haba. Kaya pala sa messenger, puro ka paalala. Tanginan to, kabadong mandaraya. Pwes, wala na ako. Ang galing mag-premed ni Mot din, no? Parang kasali na sa, ano? Kasali sa round, alam mo yun? Kumpake sa opinyon ng mga leche. Lalo na kung di nyo naman alam yung nangyayari sa likod ng lente. Ang ina ang ingay! Pero yung suntok ang hihina. Kung i-rate nyo. 4-bar setup na marahan. Sisigaw pa dahan-dahan. Dulong punchline, babagalan. Sabay goofy face, oh. Yan ba yung bagong disenyo ng Lanzetta? Ba't parang duplicate, bro? Eh ganyan na ganyan din ako bumanat ng mga rookie days ko. Kaso yung mga linyahan nito, ewan ko sa'yo. Ika-ika-ika-ani mo'y pilay. Panggap ka ng sa nagawa ng Lanzetta. Ba't ba ang dami mong singit-singit? Masabi lang siksik, paulit-ulit yung mga giit-giit. Sinisigaw pa ng pilit-pilit. Pag pinakinggan, parang ang sikip-sikip. Pag nagsusulat ka siguro, all caps, tas dikit-dikit. Ah,
sulat doktor kapag lumetra. Nagmamagaling sa titik to. Yan ang bagong disenyo ng reseta. Tatak nyo sa isip nyo. Di nyo mapansin sa mga bara niya? Puro drugs na tema yung patok. Habang nagte-therapy session si Akata, ito nagre-recommenda ng gamot. Kaya pala galit ka kay Apo. Kasi gusto mo, ikaw yung nurse. Dinidis mo kanyang kurso, makapagsimula lang ng discourse. Kasi mula maikumpara kay Sayad, ginusto niya na ring maging isa sa kamao. Kumulab kay Tats, baka mailakad, kaso di rin nasalo. Kasi si Arik di pumayag hanggang sa naging tanggal na to. Yung uprising, hindi nagbukas palad, yung panaging sampal sa'yo. Ano, masakit? Pues balik tayo sa reseta, baka sakaling gumaling. Kaso mas lumalim lang yung sugat nung nagkapit patalim. Ngayon si Aligba lagi kinukupal sa mga linyang matabil. Parang reseta nga yung sulat, laging may Arik sa papel. Laging may? Ang reseta nga yung sulat, laging may Arik sa papel. Hindi ko gets yun. Laging may... Anong katwira? Laging may Arik sa papel? Di ba yung reseta may Arik? Tama ba? Tama ba? Baka nag-i-imagine lang ako. Comment nyo nga, editor! Di ba yung, di ba may Arik yun? Editor, pakita mo nga kung tama ba yung paper na may reseta. Ay sir, hindi batas yung bayaran sa liga? E nasa wak anatir? Yan, hinilera katuloy ni Anigma kay nakrak at kahir. Malaking bayad yung request, kaya mabilis din na nag-flop yung karir. Nakuha mo nga yung TF, paalis sa Ingles, get the fuck out of here. Pero simula nung nakalas, yung kakupalan, dumalas. Hinayaan kung di naman kawalan. Ayan, kawalang yaan yung lumabas. Bakit? May beef ka dun kuno? Pagtapos ka, bigyang pangalan? Yung malaking dahilan kung ba't ka nabuo sa ibang liga mo, sinisiraan? Sabagay, kapag gawa-gawa nga yung gulo, talagang malakas pagkakitaan. Kung walang utang na loob, sa palabas na lang binabayaran. At ang bago niyang pinapangalandakan, ang bagong hari ng tugma. Taas ng gustong maabot, pues papatunayan ko sayong hindi yan tumutugmang pasok. Kasi kinoronahan yung sarili, ibang natot na bubuang. Dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. Kasi ang laki ng ulo, puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Iyan dami mo ng olats, dyan sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. Kaya mag-isip ka kahit konti, di ka pakilalang alamat o nagmarka sa ganto. Yan ang itatak mo sa kukote, mahiya ka sa balat mo. Kasi astang malakas to, pero yung angas tumutupi. Madalas mang asar, mangunsume. Pero pag hinamon mo naman ang pisikalan, biglang bata pa ako eh. Ano, pumuntos ba yung adali niya? Yan ang bagong baliktaran ko ngayon sa aksyon ko pinakita. Sipin mo yon, dinaan ko pa sa selebrasyon para lang sabihin wala kang tira. Ah, mas malakas yung first round ni Mot kesa sa second round niya, pero gusto ko yung Arik sa reseta. Pwede ba natin sa kasabay kong nanonood ngayon, makakapag-agree ba tayo na 1-1 na sila? First round, Mot, dahil sa Mama Bars. Second round naman, Lanzetta, dahil hinolo rhyme yung baliktaran and sobrang dami niyang quotable doon. Para sa akin, 1-1 na sila. So, sa third round, tingnan natin. Lanzetta naman yung round 3! Mamaya na. Galit ba sa akin si Arik? Alam mo ba kung bakit ko kayo nilalampasot, nililigpit? Gago ispay ako ni Arik, pinapatrabaho kayo ng inject! Love you, Arik, man. Para sa ito, Anigma, itong round 3. Lanzetta naman yung round 3, game!
Double na naman si Arik. Gustuhin pa ng mga fan. Aanhin nyo yung lansetang desperado o lulutuin din naman. Die! Ano-ano? Tuin din naman. Die! Aanhin nyo yung lansetang desperado o lulutuin din naman. Die! Kita mo? Rinig mo? Kung gaano sila kalungkot? Alam mo ba yung kinakain mo? Parte pala ng ano, parte ng nung live, akala ko, ano? Biglang tinopak si Lance, tas biglang time, tang inang ton, lakas ng trip, akala ko biglang ano? Akala ko biglang nakaisip ng kung anong bagay, tas biglang tinime na lang. Aling sa nakaw, paano mo yan nalulunok? Di ba tamang tahimik siya ngayon? Para mawala dahan-dahan yung tunog? O sadyang alam mong yung mga bayag na hurado yung bahala sa yung magpalusot? Kayo ngayon yung tatanungin ko, sino sa dalawang tusong nandito ang mas marumi maglaro? Kayong mga nanonood sa video, ako na siyang madaya dahil ginamit yung ulo at talino? O si Mot, tanga, wala nang mas nakakadiri pang manalo dahil sa buluto at saka bito. Fuck that shit, Mot. Malaki respeto ko sa'yo. Pero nung laban mo kay J Black sa Cebu, sinisimong bias yung madla. Eh bakit si Six Threat nung dumayo sa Gapo, binadibag si Akata? Ganyan yung kampiyon, puro rason. Tanga ka, di tayo pareho. Tandaan mo, nung huling apak ko sa Dabaw, katapat ko mismo sa maestro. Minura ko yung Pangulo. Tanungin mo si Mr. Rodrigo. Pero dahil sa tapang ko, tanggap nila ako, kaya buhay ako at nandirito. Hindi ako kagaya yung mga tuta ng panok ng putang inang chinito na onting demanda lang, bigla-bigla ang nagdidilit ng video. Si Bibus, no, lagi na lang nadadamay. Kay Shay, damay din siya. Ayos lang, tanggap kong madaya ako sa paraan na madupang. Kung yung panal, kung parang Carlos Yulo lang naman yung mga tropeyo mong napalanunan, na kahit magsuot ka ng palamuti at sa alahas mo tabunan, walang silbi ang iyong ginto kapag kalaban mo magulang. Kasi ikaw, ayos lang yan, Mot. Huwag ka malulungkot. Pag bumababa na yung tama ng battle rap sa'yo, ako nang bahalang magpasunbot, pero hindi kita inuudyo. Pinapalakas ko lang yung loob. Dahil tignan nyo naman, tangina, yan ba yung champion, yung mga crowd sa'yo tulog? Kaya sino ba si Mot kapag kukumpara yon? Batang may bimpo sa likod sa matandang puro na rason. Sana di mo malimot ganyan yung totoo na Tom. Damahin mo yung tibok na saan yung puso ng kampiyon. Damahin mo yung tibok na saan yung puso ng kampiyon. Di ba? Ganun lang tayo kasimple, pre. Unang laban mo dito, ganun lang kadali. Pero tang inang dali mong mapaghinaan kapag gumagawa ka ng mali. Ngayon ibabalik ko sa'yo at sa katawan mo itatahi. Ipapanood ko yung nangyari at para sa'yo maibalik. Hindi pwede mawala eh. Pero babalik ka. Ayos lang sa'yo na matalo dito. Dahil doon ka naman sasampa. Ang kaso kulang yung kapal ng mukha mo para humarap ka sa kanya. Ganto ba yung idol nyo? Tang ina galawang alkansya, nagtayo pang pisonet, talagang laglagan ng barya. Ano ngayon ka lang nakaramdam ng mga bala na direkta? Huwag mo sabihin gawa-gawa lang to, tol, na sa YouTube yung ebidensya, na kahit anong pakain sa yung ipibus ng pera, kung tulog naman yung presensya, parang kumakain ka na lang ng barya. Ganyan pagpalyado na sistema. Mga alaga ni Arik, alaga mo! Tanong, anong nangyari?
Di mo naman pwede sabihin kay Anigma na kaya ka nandito kasi si Pibo sa iyong kumpare. Ano flip-flop? Tunay lang ba mananatili? Ba't nanatili itong kunwari? Ako kundi lang ako... Tunay lang ba mananatili? Ba't nanatili itong kunwari? Gago. Pwede sabihin kay Anigma na kaya ka nandito kasi si Pibo sa iyong kumpare. Ano flip-flop? Tunay lang ba mananatili? Ba't nanatili itong kunwari? Ako kundi lang ako banned sa may flip-top sa isa buhay ako sasali. Sa buhay ako sasali. Tarina, no. Kung talagang mahal nyo si Ari, ba't wala ngayong mot na sa may flip-top na napapanood? At kung talagang mali kaming tagagapo, ba't nung lumitaw kami sa PSP, bigla kayong nagsisunod? Kami pinabayaan ni Anigma. Hinayaan kusang lumubog. Kayo po kong pusong inalagaan na yung sinong walang utang na loob. Ganda nun. Kayo itong mga inalagaan ngayon sinong may utang na loob. Kayo po kong pusong inalagaan na yung sinong walang utang na loob. Kaya pasensya Ari, pero oras na para buuin yung mga nasira. Wala na akong maisip na dahilan para bumawi sa'yo, pero ito lang yung aking nakita. Yung sa wakas, yung six threat at mot sa flip-top nyo na ulit yan makikita. Dahil yung ninakaw ni Phoebus na mic chop, ibabalik ko na kay Anigma. Na ano? Kasi ninakaw ni Phoebus na match up. Mic chop yung naroon nito. Yung six threat at mot sa flip-top nyo na ulit yan makikita. Dahil yung ninakaw ni Phoebus na mic chop, ibabalik ko na kay Anigma. Kasi ako kahit matalo, okay lang pre. Kung ano man kalabasan, ayos lang sa akin kahit pangit. Kung matalo ako sa iyo ngayon, tol, congrats. I know you really want it. At kung matalo man siya, tol, at yung mga wish nyo di na granted, tandaan mo lang, manalo matalo pag di flip top hindi counted. Di flip top di counted. Insulto nun kay Phoebus nun. Tangina, ano ba itong ginagawa natin dito? Hindi pala counted ito eh. Last line. Alam ko naman kahit lumamang ako, basta makadikit to, siya yung panalo. At para lang ako yung makaabante, kailangan ko pa siya na ilang paso. Kaya sa pants mo, tsaka mga hurado, sa tingin to ay malabo. Tara round 4, freestyle lang tayo kung game ka pa para mas klaro. Gising pa. Walang bago. Dinaan mo na lang lahat sa mga linyang komplikado. Congrats, pag-upload ng laban, malaki din yung chance mo manalo. Kasi pang internet yan lang at hamo, sa replay na lang magarbo. Ako sa mismong ganat, pumupuntos yung sapak sa nanonood tsaka hurado. Kumbaga sa live, ikaw yung pay-per-view, ako yung sa mismong harap ng entablado. Dun pa lang, alam mo na kung saan mas napapamahal yung tao. Dun pa lang, alam mo na kung saan napapamahal yung tao. Yung pay-per-view tsaka sa actual na live. Siyempre, mas mahal yung actual live, di ba? Pero speaking of pay-per-view, 100% yan ang lagi niyang dinudulog. Basta ilaban nyo si ganto, si ganyan, tapos freestyle na yung ibubuod. Kaya anong gusto nyo lang 100%? Huwag mo gawing tanga mga nanonood. Pinapaangas mo lang yung mga salitang babawi ako sa susunod. Kasi kung meron ka talagang 100 power, dapat kada laban gawin mo na lang brother. Buti pa yung pay-per-view ng PSP, talagang 100 lahat na ng battle. Hindi katulad mo, ang daming palusot. Sa bagay, hindi mo nga kayang dumirekta ng atake at suntok. Ang dami pang pasakalye para lang yung mensahe manuot. Kaya pala ang hilig mo sa beatbox. Ang daming pautot. Pero nag-iba na ng tunog. Biglang nagbago yung estilo. Naging intriga na yung tipo. Yung dating technical, pangangalkal na yung technique at naging showbiz na yung bisyo. Kasi mula nung mawala yung init niya sa flip-top, sa sunugan na nakibaga. Tinitira si Anigma sa katwirang di raw siya nagpapabata.
Kaso yung kumugan biglang lumisan, ngunit di siya naantala. Nung sa PSP lumipat, si Luni naman yung ginambala. Di nyo napansin? Sa malalaking pangalan, sinasagi yung patama. Paandar para uminga yung karir at mas humaba. Habang umu-overtake ng liga, kada tawid patay bahala. Kaya paanong di magkaka-impact kung yung mga linya mo sa gasa? Paanong hindi magkaka-impact kung yung mga linya mo sa gasa? Kaya nga, nung sinabi niya na... Yung linya mo sa gasa, parang... Ano eh? Wala nang pakialam, alam mo yun, sa gasa na, bahala na kayo. Ako lang si Balakid. Si Sak na pareak, parang nagulat sa detalye. Kasi di naman talaga nakukulong si Balakid. Nagparehab lang ng sarili. Yun ang lihiti mong nangyari. Sarili niyang kaibigan, siniraan yung imahe. Makapagsemis lang si pare. Alam niya kasing di kayo nagpa-fact-check kahit X na yung sinasabi. Fact-check, X. Pwes ako naman babawi, ikaw naman aking titimbre. Nung PSP Cebu, di ba nanggigiyang ka ng pasimple? Sa amin nila kay Ram at ni M-Site, binibigay mo pa ng libre. Sabay sabi ng tol, tikman nyo to, yung galing nyo magiging triple. Kaya pa na 10 years in the game, hindi pa rin nga nahuhuli. Sa bibig na ng galing yung ebidensya. Pero di natatakot sa sistensya. Palibasa yung tatay ng kaibigan niyang si Invictus, mataas yung posisyon sa isang kilalang ahensya. Hindi ka ba nakukonsensya? Laman ang mga kanta mo tungkol sa gobyerno, kunyari di gusto. Isa kang hipokrito, Diyos ko. Ikaw rin pala umaabuso sa sistema na binabatikos mo. Ano hindi? Oh, huwag ka magagalit. Paumanhin ako na Dawit. Bakit? Anong pinagkaiba niyan sa ginawa mo kay Balaki? At ang paborito niya na adlib? Ganon mag-workplay, putang ina nito. Pwes taste your own medicine kasi nagtuturo ka ng mali. Di ba nagtitake ka rin ng heroin, nagtuturo ka ng mali. Nag-uudyo kapag gumamit, nagtuturo ka ng mali. Sinabi mong nakakulong si Balakid, nagtuturo ka ng mali. Tangin na nito, nagpapakalat ng maling akala. Tas ililigtas yung sarili sa simpatsa paawa. Sasabihin nagbago na, pagtapos manggulang patay bata. Tanga, hindi ka sober, yung mga sinasabi mo lang yung walang tama. At last, sabi niya kanina, humina na daw masyado. O baka mas kailangan ko lang yabangan. Pwes 15 panalo, pinakabatang kampyonato, nakabakat na sa pangalan. Kaya nga lahat kayo, gusto ko matalo. Pero di yun yung sapat na karangalan. Kung di nyo namang kayang tapatan o mabago, yun na itatak ko sa kasaysayan. Ganun na lang, Lanso! Tangina. Para sa akin, mot pa rin, mot. Nung mga panahon na sinasabi ni Lance na 100%, talagang nag-expect ako nun. Nung ano. Pero dun niya sa second round ni Lance, sobrang halimaw nun. Pero... parang si Mot kasi kailangan mo siyang mabadibag talaga eh para maulat siya ng malinaw eh. Kasi nga, gaya ng sabi rin ni Lance, pag dikit, hindi mo matatalo si Mot. Pero yun nga, parang first round Mot, second round Lance, third round parang sobrang dikit lang. Pero para lang sa akin, Mot. Pero sobrang lakas ni Lance, tangin ang Lanceta to. Pangil! Sa Pangil, Davao City, Matira Mayaman. Ang mananalo dito, mag-a-advance sa final ng Matira Mayaman at magkakaroon ng pagkakataong magkamit ng 1,000,000 piso at Diamond Ring. Ang boto ng hurado, 6-1, panalo! Yo, what's up, Rapido?
Round 1 ni Lance, in stage presence nandun. Speaking facts about sa reasons why... 6-1 yung boto ng jurado. Pero, yun. Ano pa man, sobrang gandang laban nun. Sulit, busog tayong lahat. Siyempre, ako masaya, bilang fan ng battle rap, masaya pa rin ako, nakakanood ako ng ganitong mga matchups. Kaya ano pa mga resulta niyan, malupit yung battle. At yun yung pinakamahalaga. At yun, hanggang dito na lang. Sana mag-subscribe kayo, mag-comment kayo dun sa mga tanong ko. At ano ba ba? Yun, shoutout sa Crown Manila, Baby Jack Apparel, Floodway Hustler. Yun, hanggang dito na lang. Thank you!